Hello mga paps! I'm Kuya Shane and ngayon pag-uusapan natin is thermostat or okay lang bang tanggalin ang thermostat ng ating kotse. Well, yun, marami ako nababasa sa mga group ng kotse, no, na yung ibang mechanic ina-advise na tanggalin na lang yung thermostat para hindi mag-overheat. And yun nga, may mga nagsasabi na dapat hindi siya tinatanggal. So ngayon, yun yung pag-uusapan natin. On my own opinion, technically, umaandar ang kotse kahit walang thermostat. Kasi ano ba yung use ng thermostat, no? Ang use niyan is para i-regulate or hindi pumunta yung coolant sa radiator agad. Kumbaga, kailangan mo nang ma-reach ng engine o ng coolant yung certain temperature bago mag-open yung thermostat na para pumunta o mag-flow yung coolant papunta sa radiator para palamigin. So ngayon, ang tanong dyan is kung okay lang bang tanggalin. Well, on my own opinion, dapat hindi siya tanggalin. Bakit? Kasi sabihin na natin ang ating sasakyan is meron nga siyang operating temperature. Now, kung yan ay tatanggalin mo, ano ang magiging effect? So ngayon, once na inon nyo na yung engine, automatically, dahil open nga, so yung coolant pupunta agad sa radiator. Magsi-circulate siya agad. Okay? Now, mas matatagalan ang engine na makuha yung kanyang operating temperature. So ano ba yung mangyayari kung hindi agad makukuha ng engine yung operating temperature? So ang pinaka magiging problema dyan is hindi niya mapupuli lubricate yung mga component agad-agad. Kumbaga, kasi syempre itong ating oil o yung ating mga engine oil meron niyang specific na temperature para mas maging maganda yung kanyang consistency. So ngayon, dahil nga malamig agad yung engine o matagal uminit yung engine, so ano magiging effect? Mas matagal makukuha yung magandang consistency ng engine oil. So magiging effect doon, hindi maganda rin yung lubrication ng mga components. So ang ending, posibleng mas magkaroon o posibleng magkaroon ng paunti-unting sira yung mga component. Kasi nga yun, pinupush mo na agad yung makina mo, hindi pa naman siya o wala pa naman siya doon sa operating temperature. Kaya nga, once na ang sasakyan is wala pa doon sa kanyang operating temperature, huwag nyo munang ibibirit. Kasi kumbaga, nilulubricate niya pa. Ngayon, dahil nga naka-on na yung thermostat agad or naka-open na siya agad, so ang effect nun, mas matagal niya makukuha yung kanyang operating temperature. So yun, on my own opinion, dapat hindi siya tanggalin. Kasi yun nga, nung binili nyo naman yung sasakyan, di ba? Meron naman siyang thermostat, hindi naman siya nag-overheat. Then ngayon, nung nag-overheat na, tinatanggal nyo na. Baka hindi naman sa thermostat yung issue. Pwedeng sa radiator, pwedeng sa auxiliary fan motor, or pwedeng sa water pump. And sabihin na natin, kung talagang walang use yan, I will assure to you na tatanggalin niya ng manufacturer. Kasi can you imagine, extra cost yan. Sabihin na natin yung extra cost na yan, gagawa sila ng housing ng thermostat, maglalagay sila ng thermostat, pwede naman palang isang diretsyong tubo na kagad. Ba't hindi nila gagawin yun? Mas malaki yung masisave nila. So, kaya yun nilalagay kasi may use talaga yan. Ang sabi ko, ang pinaka-use niyan ay para maabot niya kagad yung kanyang operating temperature. Dahil doon sa operating temperature na yan, mas nagiging efficient yung sasakyan or mas nagiging efficient yung engine natin. At mas napupuli-lubricate niya kagad yung mga component. So yun, mas magtatagal yung inyong sasakyan, okay, kung meron siyang thermostat. So yun yung opinion ko with regards this issue na yun nga, nire-recommend ng ibang mekaniko na dahil nga nag-overheat kasi nga, dapat tanggalin na lang yung thermostat. Okay? So yun, dapat ang pinaka-idea doon is dapat hindi nyo tanggalin. Okay? So yun lang yung ano. So yun, kung kayo ay may mga suggestion pa, kung kayo ay may mga comment, yun, na gusto nyo pang, gusto pag-usapan natin tong terms na to, dapat bang tanggalin o hindi, yung comment down below lang para at least malaman ko rin, magkaroon rin tayo magkaroon ng mga conversation. And yun, kung nagustuhan nyo yung video, press like. Thank you.